Bukod sa West Philippine Sea, pinatututukan na rin ng Defense Department ang dagdag na sundalo at infrastruktura sa pinakahilaga ng bansa. Yan po yung pinakamalapit sa Taiwan kung saan may banta ng pananakop ng China. At nakatutok si Chino Gaston. Personal na kinamusta ng Defense Secretary at AFP Chief of Staff ang mga sundalong nagbabantay sa Mabulis Island sa Batanes, ang pinakahilagang teritoryo ng Pilipinas. Sinilip din nila ang mga pasilidad ng Northern Luzon Command, kabilang na ang ginagawang naval facility sa Batan-Batanes. Ayon sa Kalihim, kailangang dagdagan ang mga sundalo at infrastruktura sa North Luzon na maituturing daw na spearhead o dulo ng sibat sa North Baselines ng bansa. Ang Batanes din ang pinakamalapit na bahagi ng Pilipinas sa Taiwan, kung saan mataas ang tensyon dulot ng bantang pananakop ng China. Basic na purpose was to assess the territorial defense capabilities at saka yung fortifications natin doon. Yung position kasi ng Mabulis, parang northernmost part siya, no? And it is identified as an essential territorial defense area. Bukod doon, pinalalakas din ang kakayahan ng militar na depensahan ang West Philippine Sea. Kinumpirma ng AFP na walang pagharang ang China sa mga pinakahuling rotation at resupply mission sa Ayungin. Pero hindi kumbinsido si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na bumabait na ang China. This is the only time we should look at it from a longer perspective before we can say that it is the pattern. We don't see a pattern right now because it's just one incident. It's possible that China doesn't want the incident to be broadcasted or to be shown to the entire world. No, that they are ashamed to be depicted in media using water cannon or laser beams. Hinamon din ni Carpio ang China na tuldukan na ang isyo sa agawan ng teritoryo sa pamamagitan ng voluntary arbitration sa International Court of Justice. Dati nang sinabi ng China na hindi nito ginagalang ang 2016 arbitral ruling na nagbawalang visa sa kanilang pag-aangkin sa ilang parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Paulit-ulit nagiit ng China na dapat idaan ang usapin sa bilateral talks kung saan Pilipinas lang at China ang mag-uusap at magtatatag ng kasunduan na walang ibang bansang nakikialam. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Narito ang update sa pagguho sa Davao de Oro kung saan 7 na ang patay. Nakatutok live mula mismo sa Maco sa Davao de Oro, si Gestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Gestoni? Bel, umakyat na sa 7 ang namatay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang dalawang bus sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Base sa initial na report ng Maco LGU kaninang alas 4:30 ng hapon, may naidagdag na isang bangkay na narecover mula sa Ground Zero. Una nang narecover ang nasa 6 na bangkay kaninang alas 2 ng hapon, habang nasa 31 ang injured at na-rescue. Sa kasalukuyan, may 48 individual ang napapabalitang missing. Matatanda ang dalawang bus na sakay ang mga empleyado ng Apex Mining Corporation ang natabunan ng gumuhong lupa sa Zone 1, Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro, pasado alas 7 kagabi. Agad namang inilikas ang nasa 800 pamilya na malapit sa gumuhong lupa, partikular sa Barangay Mainit, Tagbarus, Elizalde at Panibasan na pansamantalang dinala sa evacuation centers. Mel, sa ngayon patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa 48 individual na missing. Ayon sa provincial government ng Davao de Oro, patuloy ang kanilang isinagawang operation kahit umaambun ngayon dito sa bayan ng Maco sa pag-asang may buhay pa sa mga natabunan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Gestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinag-iisipan ngayon sa Senado ang pagpataw ng 50 milyong pisong multa at mas mabigat na parusa sa mga sangkot sa game fixing o pagpapatalo sa laro. May ganyan pa umanong nauwi sa pagpatay. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Ipinasilip sa Senado ang larong ito ng isang regional league kung saan pinagdududahan ang pagmintis ng layup ng isang player. Pati ang sunod-sunod na palya sa free throw ng isang team. Wala sa hearing pero inimbitahan na ang paliga, mga koponan at mga player na sinisikap din naming hinga ng pahayag. Pero pagpunto ng ilang senador. Nagiging pera-pera na lang po ang labanan. Minsan nagiging mitsa pa po ito ng mas karumal-dumal na krimen. We hear of at least one case of attempted murder due to game-fixing issues. According to 2002 report of Sports Radar, a sports integrity firm, the Philippines had 37 matches deemed suspicious. We rank 7 in Asia behind China and above Thailand. Kaya pinag-aaralan ng Senado na patawan ng multang abot sa 50 million pesos ang game fixing, isasama sa panukala ang habang buhay na kulong at perpetual disqualification sa nilalarong sport kung mapatunayang miyembro ng sindikato ng game fixing. Mainam daw ang mabigat na parusa ayon sa Games and Amusement Board. Ang penalty po nun is 1,000 to 10,000 I guess po, pero it's really... It's not a deterrent. So with the proposed bill po na talagang in the millions po with perpetual ban from the practice of the profession and even pag government official place perpetual ban from running or being appointed to office, I think this will really become a deterrent. Sa datos mula 2021, 31 professional players na ang nasuspinde dahil sa alegasyon ng game fixing, kabilang si Rendel Senining na kontrobersyal dahil sa mga free throw na ginamitan ng kaliwat kanang kamay sa isang Vismin Super Cup game. Pero na-clear din sa alegasyong nagbenta ng laban matapos ang investigasyon. Paliwanag niya na frustrate siya sa tila di paglaban ng kabilang koponan na banned for life na ngayon sa liga. Pinapascore lang kami. I was frustrated. After first quarter, I think isa lang yung shoot nila. Tapos, yung shoot na yung nag-shoot pa sa kanila, yung player na yun ay pinalabas at di na pinabalik. Sa hiwalay pang professional league din, 47 coaches at players ang indefinitely banned dahil sa akusasyong pagmamanipula sa laro. May nabanggit ding pagdududa sa ilang referee, kaya mungkahi ni Estrada, bigyan sila ng maayos na sahod para hindi sila matuksong magmanipula ng laro. Sa ngayon kasi, nakakatanggap lang umano sila ng 2,000 hanggang 2,500 pesos kada laro. May panukala rin gamitin ang confidential funds ng Games and Amusement Board o GAB para tuntunin ang mga umano'y sindikatong nasa likod ng game fixing. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Kinorner at pinagbantaan umano ng 5 airport police sa NAIA ang isang Chinese national para lang makikilan siya ng 15,000 piso. Ang kwento ng mismong biktima sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Eksklusibong humarap sa GMA Integrated News ang Chinese national na umano'y kinikilan ng 5 airport police ng Manila International Airport Authority o MIA. Kwento niya. Pasado alas 6 ng gabi noong Linggo, February 4, hinatid niya ang isang kaibigan sa gate 2 ng Terminal 3. Doon, bigla na lang daw siyang pinilibutan ng 5 lalaki na kulay asul ang uniforme na nagpakilala raw na membro ng Airport Police. They just want original copies. Yeah, all original passport, yeah. How did they say that they want money? They were using the translation software on the phone and yes, on the fourth floor and ask for money. Sa takot, napilitan daw siyang ibigay ang hinihinging halaga. Pero agad din daw siyang nagsumbong sa pulisya pagkatapos nito. Have token, diba? About photo, he hoped those three guys, those guards, can delete photo on their phone. Yes, otherwise he's scared in the future they're gonna do something to these Chinese. Yeah. Because the pictures has his face. Kasamang aviation security group ng PNP, pinuntahan nila ang gate 2 at lugar sa 4th floor sa Terminal 3 kung saan siya dinala. Pero wala roon ang mga tinutukoy niyang airport police. Pero nang makita ang CCTV footage sa NAIA Terminal 3, positibong naituro ng dayuhang biktima ang mga airport police na nang extort umano sa kanya. Ito po ay may ranggo na airport police officer to, na siguro yan ang team leader nila, at saka apat po na airport police officer 1. Yun po. Bali lima po sila lahat.
ang statement po ng mga ng kanilang pinaka-station chief doon, eh wala na po daw doon yung mga tao na yon. Kaya po, hindi po natin sila na-aresto during the time. Ayon sa PNP AFSI Group NCR, sa ngayon, isang importanteng elemento na lang daw ang kulang sa kanilang isinampang reklamo. Sa ngayon sir, wala pa pong naibibigay po ang MIA patungkol po doon sa request namin na extracted copies ng footage ng CCTV ng Terminal 3 sir. Yun po ay pina-follow up pa rin namin hanggang ngayon para po may submit po sa prosecutor at para mapagtibay po ng mas mabuti yung aming kaso. Sabi ng MIA, sinibak na nila ang 5 airport police matapos ang reklamo ng Chinese National. Nagsasagawa na sila ng sariling imbestigasyon sa insidente at nire-review na rin ang kanilang mga CCTV. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Hindi na uso ang paninira, pambabatikos o mga salitang napakasakit ani First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi yan ng First Lady sa dinaluhang caravan sa La Union City kahapon. Ayon sa First Lady, layon daw ng inilunsad ng asawa niyang si Pangulong Bongbong Marcos na Bagong Pilipinas na pagkaisahin ang pribado at pampublikong sektor para sa mga Pilipino. Dagdag pa niya, hindi raw rich or poor ang Pilipino dahil anya, meron tayong class. Binanggit din ng First Lady na galing din siya sa pribadong sektor at babalik din daw siya dito pagkatapos ng termino ng Pangulo. Hindi takot kundi matinding perwisyo sa mga motorista ang dulot umano ng isang grupo sa Cebu na nagpapaprank para may ma-content online. Nakatutok si Mark Salazar. Nakabalot pa ng puting tela ang babaeng ito nang damputin siya ng mga tanod sa barangay ano ng Sur, Bogos City, Cebu. Pinagpanggap siyang white lady ng isang grupo at may pakandila effect pang itinirik sa kalsada. Prank na hindi raw ikinatuwa ng mga motoristang nagsumbong sa barangay. Doon po kasi nilagay ang kandila sa daan. Madilim po, tapos baka po may dumaan na mga motorista at baka maksidente or masagasaan po sila. Di lang daw yan takaw disgrasya. Posible pa raw maging mitsa ng krimen. Baka mayroong dalang baril at baka mabaril sila or sagasaan sila. Base sa investigasyon, may kasamang 4 na lalaki ang nagkunwaring white lady na kumukuha ng video ng kanilang pananakot na in-upload nila online. 3 sa kanila mga minor de edad. Napag-alaman ng barangay na ginawa nila ang prank bunsod ng kwentong may nagpapakitang white lady raw sa kanilang lugar. Hindi nila alam kung totoo daw po yung tao or baka po multo daw yun. So, na-viral po kasi yung post na yun at baka yun ang naisip ng mga bata at kaya nila tinotoo yung post na yun na may multo. Ipinatawag sa barangay ang mga magulang ng mga sangkot na kabataan. Tinanggal na rin nila sa social media ang haunted road prank at agad humingi ng paumanhin ang mga sangkot sa abala na dulot ng kanilang ginawa. Naot nga mapasaylo ni sa mga tao nga among nabiktima o dili na nanamusbon. Mangayon og pasaylo sa among nabuhat kay nakahatag o kahadlok sa mga tao nga nangagi o kahasol sa mga barangay tanod. Bilang leksyon, isang linggo silang pinag-community service. Yung dalawa po, hindi minor, yung legal age po, naghahabas po sila ng damo. At tapos yung mga minor po, yung mga magulang po nila ang gumagawa ng community service, naghahabas din po ng damo kasi YouTube-okirin po, marami pong mga damo sa daan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Horas. Mabilis na pinabulaanan ni King of Talkboy Abunda na may kinalaman sa prenuptial agreement ang hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque, lalo't okay lang daw ito kay Dom ayon sa kanyang mga source. Pero ano nga ba ang kasunduang yan na meron din ang iba pang sikat na personalidad? Nakatutok si Mariz Umali. So, antabayanan niyo po ang sa kanyang pagkumpirma kahapon sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque, agad ding pinabulaanan ng King of Talk na si Boy Abunda ang haka-hakang prenuptial agreement daw ang naging mitsa nito.
ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is and it was an issue unless nabago po yung kwento. It was not a problem because it was not an issue. To be fair to Dominic, it was not an issue for Dom. Pero ano nga ba ang prenuptial agreement? Ayon sa family lawyer na si Attorney Gabby Concepcion, ito ay isang kasunduan na pinapasukan ng isang babae at lalaki na ikakasal. Para ito mag-govern kung ano ba ang magiging kasunduan nila at patakaran in so far as their property is concerned. Ilang kilalang personalidad ang nagkumpirmang meron silang prenuptial agreement. Kabilang na dyan ang mag-asawang Senator Cheese Escudero at Hart Evangelista. In our case, prenup, which is a complete separation of property, meaning what's hers is hers, what's mine is mine. Depende sa pag-uusap pero kadalasan pasok sa kontratang ito ang lahat ng ari-arian, negosyo, kita sa trabaho, kahit mga mana, pati na utang ng dalawang panig. Pero bakit nga ba mahalaga ang may prenup? Kasi kung walang prenup, okay, base sa family code, pag kinasal kayo, lahat ng property na ari-arian ninyo bago kayo ikasal, halos lahat ng property na i-earn mo ay magiging property nung mag-asawa. Kunwari ako, bago ako ikinasal at meron akong mana na 100 million, kung may mangyari sa amin at naghiwalay kami at magpapartihan kami ng property, yung 100 million na yon, 50 sa akin, 50 sa kanya. Which is why a lot of people don't like it. Nagkakaroon ng baka kaya ka pinakasalan kasi mayaman ka, siya hindi. Ang problema raw dito sa Pilipinas, hindi pa gaanong tanggap ng mga tao ang mga prenuptial agreement. Kasi nga naman daw, it takes the romance out of a marriage. Kuminsan nai-insulto yung mga partido, bakit akala mo ba pinapakasalan kita dahil mapera ka at ang habol ko lang ay pera mo? Paalala ni Attorney Concepcion, maituturing lamang na epektibo ang prenuptial agreement kung nakasulat ito, pirmado at may consent ng dalawang partido at ginawa bago ikasal. Dapat din ay rehistrado sa civil registry kung saan ikinasal at sa property registry kung may ari-ariang nakasaad. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Ilang araw bago ang kanilang renewal of vows, naging emotional si Hart Evangelista nang pag-usapan ang relationship niya kay Senador Cheese Escudero at sa mga anak nito. At may paalala naman si Tito Boy Abunda kaugnay sa mga haka-haka sa breakup ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Makichika kay Aubrey Carampel. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Matapos kumpirmahin kahapon na hiwalay na si Bea Alonzo at Dominic Roque, marami ang mga lumutang na espekulasyon tungkol sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Kaya may paalala si Boy Abunda. Delikado yung speculations dahil malay natin inaayos pa. Malay natin nag-uusap. I don't know. How much do we really know? Kaya yung aking call, yung panawagan na sanay, we can be a little kinder. Tumanggi si Tito Boy na pangalanan ng kanyang sources. Pero hindi pa raw niya nakakausap sina Bea at Dom pagkatapos ng kanyang mga sinabi kahapon. Tito Boy, nag-reach out ba sa'yo si Bea or Dominic after that revelation? Hindi pa. And, but you wish to talk to them or did you reach out? Like you, I'd like to be able to do an interview with Dominic, with Bea, and get it straight from them. But I will not pretend to know much. I know a little. And the little that I knew, that I know, I shared kahapon sa Fast Talk. I can imagine that what they're going through is very difficult. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbibigay ng komento si Bea at Dominic. Nakausap ng GMA Integrated News si Tito Boy sa isang launch event kung saan in-interview naman niya si global fashion icon Hart Evangelista. Napag-usapan ang tungkol sa kanyang career, finances at pamilya. Napag-usapan din ang relasyon nila ni Senator Cheese Escudero at mga anak ni Cheese na sina Chelsea at Kino na nagiging emotional daw siya pag napag-uusapan. I didn't give them the gift of life but they gave me, you know, the feeling of really what love is and they really accepted me and for them to trust me and for Cheese to trust me,
it was good practice as well. At nang tanungin ni Tito Boy si Hart sa Fast Talk segment. I would throw a lavish party for... If I had a baby. Cash. Cash or credit. Emotional ding ibinahagi ni Hart na gusto na rin niyang magkaroon ng sariling anak. Before why I think, and it's so hard when you question yourself, a lot of people see things, but when I look back at my life, and, you know, even the people and the experiences I've had, all the hardships of being alone, it makes sense now. And I feel like if there is any moment that I should be blessed with a baby, it should be now. Because I feel like I'm ready as a person, and I would be able to give more because I'll be able to tell her more and share more wisdom. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. And that's my chica this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangi. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.